kayong lahat. Welcome ulit dito sa ating online Sunday School. Alam ko yung iba sa inyo, excited na namang makarinig ng ating story. Tama ba ako? Ang lakas nilang mag-opo! Yay! Pero bago tayo magsimula, kailangan mag-pray muna tayo. So, iyuko natin ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata at tayo ay mag-pray. Okay? Panginoon, salamat po sa araw na ito na muli po ay makaririnig kami ng kwento hango sa Bible. Panginoon, tulungan niyo po na maunawaan namin, maintindihan po namin ang inyo pong mga kwento na aming maririnig sa araw na ito. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na maging matalino at matutunan po namin ang mga bagay-bagay na dapat at tinuturo po ng aming pong Sunday School teacher. Ikaw po ang siyang manguna sa amin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sino dito ang mga bata na nag-aaral ng grade 1 hanggang grade 3? Halos kaidara nyo ang ating ikukwento sa araw na ito. Kaya mga bata, makinig kayong mabuti. Muupo kayo ng maayos at makinig kayo kay teacher sa ating story sa araw na ito. Okay? Nung unang panahon ay mayroong isang bata. At ang kanyang pangalan ay Josiah. Alam niyo ba na itong batang ito ay anak ng isang hari? Ang kanyang pangalan ay si King Amon. Pero yung kanyang tatay ay isang napakasamang hari. Itong kanyang tatay, mayroon pang isang napakasamang bagay na ginagawa sa mga Israelites. Alam nyo ba, siya ay nag-aalay at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Oo, tama. At sumasamba sila sa maling Diyos. Ito yung mga ribulto, mga hindi gumagalaw. At ito yung mga nakikita natin sa ating paligid. Kung minsan, naku, mag-iingat kayo dyan mga bata. Sapagkat yan ang pinakamalaking kasalanan ng tao sa harapan ng Panginoon. At ngayon nga, simulan na natin ang kwento ni King Josiah. Makinig kayong mabuti mga bata, sapagkat napaka-exciting ng ating kwento sa araw na ito. Si Josiah, kahit maliit na bata pa lamang siya, siya ay meron ng paniniwala at pananampalataya sa ating buhay na Panginoon. At si Josiah ay tunay at tapat na naniniwala sa Panginoon. Ayaw niyang gayahin yung kanyang masamang ama na si King Amon. At isang araw, alam nyo ba kung ano nangyari? Yung kanyang masamang tatay ay biglang pinatay ng kanyang mga servant. At dahil sa pangyayaring namatay ang hari, kahit bata pa si Josiah at siya ay 8 taong gulang, siya ay ipinalit sa trono bilang hari ng buong bansa. Imagine, buong bansa, isang maliit na bata yung magiging pinuno. Kaya nyo ba yun? Sa tingin nyo, paano kaya namuno sa buong Israel itong si King Josiah? Pero, alam nyo, kahit maliit na bata itong si King Josiah, dahil siya ay may paniniwala at may pananampalataya sa ating Panginoon, siya ay binigyan ng Panginoon ng talino para maging mabuting hari sa buong Israel. Nung siya ay malaki na at 18 taon na siyang naglilingkod bilang hari, ipinatawag niya ang isa sa kanyang mga matatapat na lingkod na ang pangalan
ay si Shafan. Inutusan niya itong si Shafan. Sabi niya, Shafan, pumunta ka doon kay Helkaya, yung high priest. Si high priest yung nangangalaga sa temple. At inuutusan kita na i-repair yung temple ng ating Panginoon. Kasi yung temple na yun, matagal nang hindi pinapansin ng kanyang mga kababayan dahil sa masamang impluensya ng kanyang ama na si Amon. At itong si King Josiah, nakalagay na sa puso niya na talagang gusto niyang muling itayo ang bahay ng Panginoon. At dali-dali nga, pumunta itong si Shafan dun sa high priest na si Helkiah. At sinabi niya ang utos ng hari. Naging abalang-abala ang lahat ng mga tao na itayo ang bahay-sambahan ng Panginoon. Maya-maya pa, habang abalang-abala ang lahat, oops, parang mayroong biglang napansin itong si Helkiah. Ano kaya yun? Oops, meron siyang kinuha. Meron siyang nakita. Tapos, binasa niyang ganun. Ano kaya yung nakita niyang yun? Binasa niya. At ang sabi niya, aba! Ito pala yung Book of the Law na matagal nang nawawala. Dali-daling pinahanap ni Helkiah itong si Shafan para ibigay yung book na kanyang natagpuan. Ito yung Book of the Law na sinulat ni Moses noong unang panahon pa. Sa Book of the Law, nakalagay doon kung ano ang utos sa kanila ng Panginoon. At pumunta na nga itong si Shafan dun sa ating bida na si King Josiah. At siya ay nag-report. Sinabi niya sa hari kung ano ang kalagayan ng kanilang paggagawa o yung kanilang construction ng temple. At maya-maya pa, ibinigay nitong si Shafan yung Book of the Law na kanyang daladala. At sabi niya, mahal na hari, meron pong ibinigay si Helkiah. At ang sabi niya po, ito daw po ay Book of the Law at ibigay ko daw po ito sa inyo. At nangyari nga na itong si Shafan ay binasa ang kanyang daladalang libro sa harapan ng hari. At ang nangyari, matapos na marinig nung hari yung libro na binabasa ni Shafan, ay bigla niyang pinunit yung kanyang kasuotan. Sinira niyang ganun, oh, mula dito sa dibdib pababa. Nung unang panahon, pag pinunit o hinapak yung kasuotan o hinalit yung kasuotan, ibig sabihin nun, mayroong matinding kalungkutang nararamdaman ang taong iyon. Ibig sabihin, meron siyang pagdadalamhati sa kanyang puso. At sinabi ng hari, mag-inquire kayo sa Panginoon sapagkat matinding ang galit ng Panginoon sa kanyang mga anak na matigas ang ulo at hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Galit ang Panginoon sapagkat unang-una sumamba ang mga Israelites sa rebulto o sa mga diyos-diyosan. Pangalawa, kinalimutan nila yung pagsamba sa totoong Panginoon. Pangatlo, gumawa sila ng sobra-sobrang masama sa harapan ng Panginoon. Kaya matindi ang galit ng Panginoon sa mga taong ito. Matitigas ang ulo. Kaya kayo mga bata, huwag matigas ang ulo kasi galit na galit ang Panginoon diyan. At siguradong mayroong naghihintay na kaparusahan sa mga taong ito. Okay, ituloy na natin ang kwento. Ano kaya ang nangyari sa paghahanap nila ng makapagpapaliwanag sa salitang ito mula sa Book of the Law? At ito na nga ang nangyari. Pumunta sila doon sa prophetess na ang pangalan ay si Hulda. At sinabi nila, tulungan mo kami kung paano namin ipapaliwanag sa hari yung mensaheng ito. So ganito nga ang sabi ni Hulda. Ganito ang sabi
ng Panginoon. Mayroon akong matinding kaparusahan na ibibigay sa lugar na ito, which is yun yung Israel. Dahil sa kanilang ginawang kasamaan, dahil sa kanilang paglimot sa Panginoon at sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ito pa ang sabi niya, walang sinumang makapagpapapigil ng galit na ito ng Panginoon. Pero dahil kay King Josiah at siya ay naging mabait na hari at nagtitiwala sa Panginoon, nakita din ng Panginoon kung paano niyang hinapak o pinunit yung kanyang kasuotan at kung paano siyang nanalangin ng taimtim sa Panginoon at kung paano siyang nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Alam niyo ba, may promise sa kanya ang Panginoon. Ang sabi, hindi na makikita pa ni King Josiah yung mangyayaring kasamaan sa mga Israelitang ito. Kundi itong si King Josiah ay magkakaroon siya ng kamatayan na payapang kamatayan at makakasama niya ang kanyang mga mananampalatayang ama sa piling ng Panginoon. At bumalik na nga kay King Josiah itong kanyang mga inutusan at sinabi nila kung ano yung mensahe ng Panginoon para sa kanya. At itong si King Josiah ay ipinatawag niya yung kanyang mga kababayan at sila ay nag-gather o sila ay nagtipon-tipon dun sa templo ng Panginoon. At binasa niya sa harap ng mga tao yung Book of the Law o yung mensahe ng Panginoon kung ano yung nais niyang mangyari sa mga anak niya. At ito ngang si King Josiah, simula ng araw na iyon, ay gumawa siya ng covenant o pangako sa Panginoon. Simula sa araw na iyon, lahat ng mga Diyos-Diyosan, lahat ng sumasamba pati kay Baal, at lahat ng mga hindi naniniwala sa Panginoon ay kanyang aalisin sa kanilang lugar. Mawawala, lilinisin, totally, tatanggalin lahat ng mga hindi sumasamba sa Panginoon. At sa panahon ding iyon ni King Josiah ay muling isinelebrate ang Passover. Matagal lang hindi nagagawa yun ng mga Israelites sapagkat kinalimutan na nga nila, diba? Sumamba na sila sa mga ibang Diyos. Pero sa panahon ni King Josiah ay muling na-restore ang day ng Passover. At pinilit niyang i-restore ang puso ng mga tao sa Panginoon. Pagkatapos niyang mamatay, wala nang sinumang hari ang naging katulad niya. Sapagkat lahat ng mga sumunod sa kanya ay naging masamang-masama. Kung kaya't pinarusahan sila ng Panginoon. Sa mga susunod na story, makikita ninyo at mapapanood ninyo kung ano nga ba ang nangyari na sa mga Israelites pagkatapos na sila ay maging bihag doon sa Babylon. Abangan nyo yan mga bata sa mga susunod na story ng ating mga teachers. Okay? So ngayon gusto kong malaman kung totoo nga bang nakikinig ang mga estudyante natin sa ating virtual Sunday school o sa ating online Sunday school. Pwede bang sagutin ninyo ang mga questions na aking itatanong? I-comment ninyo kung ano yung inyong mga sagot dun sa ating stories. Okay ba yon? Okay, number one question. Ano ang pangalan ng ating bida o ng ating kwento sa araw na ito? Question number two. Ano ang pangalan nung servant ni King Josiah na nagdala sa kanya ng Book of the Law? Number 3, ano ang pangalan ng priest na nakakita ng Book of the Law? Number 4, ano ang pangalan ng prophetess na pinag-inquiran or na pinagtanungan ng mga tauhan ni King Josiah?
Number 5, ano ang ginawa ni King Josiah pagkatapos niyang marinig ang mensahe ng Panginoon? Gusto kong makita na nagko-comment yung ating mga estudyante. Comment nyo yung inyong mga sagot sa story na to, or mag-video kayo kung hindi pa marunong yung ibang mga bata natin. Tapos isend nyo sa akin kung ano yung inyong mga sagot, para malaman ko kung talaga nga bang nanonood ang ating mga estudyante sa ating lesson. Okay ba yan? Okay, thank you so much sa inyong pakikinig. Okay, so para sa ating memory verse, Jeremiah 26 verse 14, "As for me, behold, I am in your hand, do with me as seemeth good and meet unto you."